Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, maraming salamat po sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon upang muli siya po ay ating papurihan, salamatan at sambahin sa ating mga buhay. Salamat din po dahil tayo po muli ay binigyan niya ng pagkakataon upang magsama-sama sa panalangin. Yabang ngayon po ay araw po ng Biyernes. Tayo po ay mayroon pong prayer meeting. At bago po yon ay dadako muna tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sa gabing ito ay samahan niyo akong buksan na inyong pong mga Biblia sa Ephesians chapter 5 verse 10. At ganito po ang ating pong mababasa. Try to learn what pleases the Lord. Yan po, no? Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. At ang ating pong tatalakayin sa oras na ito ay pinamagatan po nating ano ang nagpapangiti sa Diyos. Bago natin ito talakayin, tayo po muna ay sumaglit na yung muka at manalangin. Hallelujah po rin ko, Diyos, sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin kayo sa oras na ito. Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo na binigyan mo kami ng pagkakataon upang muli ay tunghayan ang inyong mga salita. Dalangin po lamang namin na inyong nawa kaming pangunahan. Pagpalain niyo kami, Diyos, sa aming Ama, at bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman upang maintindihan po namin ang mga mensahe mo na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Samahan niyo po lamang kami sa aming pagbubulay-bulay at pag-aaral ng inyong mga salita. Pagpalain niyo kami sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samudalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, muli ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po nating ano ang nagpapangiti sa Diyos. Okay? Sabi nga, dahil ang pangunahing layunin natin ay magbigay lugod sa Diyos, dapat nating alamin kung paano natin ito gagawin. So, yun niya ho ang ating pong tinalakay, maging nung una karaan, ano po, na isa ho sa mga dahilan kung bakit ho tayo nilikha ng Diyos ay para magbigay ho ng kasiyahan at kaluguran sa ating pong Panginoon. Okay? Kaya nga lamang, ang tanong ay, papaano ba natin ito gagawin? Papaano natin mabibigyan ng kaluguran at kasiyahan ng Diyos at kung papaano natin siya mapapangiti? Salamat at nagbigay ang Diyos ng halimbawa sa Biblia tungkol sa kung paano natin siya mapapangiti. At iyon ho ay sa katauhan ni Noe. Okay? So ngayon, ang tampok po sa ating pong pag-aaral ay wala iba kundi si Noe. Ano po? Sabi nga, naging malungkot ang Diyos sa panahon ni Noe dahil sa pagiging immoral ng lahat ng tao. Okay? Kaya siya ay nagsisi sa paglikha niya sa tao. Kaya gusto na niya itong lipulin sa pamamagitan ng baha. So alam po naman natin ang kwento sa aklat po ng Genesis, ano po, sa chapter 6, na ang Diyos ay nagalit sa mga tao sa kadahilan ang tao ay talagang patuloy sa pagpapakasama, kaya gusto na niyang lipulin ang tao sa pamamagitan po ng baha. Ngunit sabi nga, nakasumpong ang Diyos ng isang tao na nakapagpangiti ho sa kanya, at yun, walang iba kundi si Noe. Okay, kaya sabi sa Genesis chapter 6 verse 8, sabi doon, "But the Lord was pleased with Noah." Okay? So, natuwa at nagalak at nasiyahan o nangumbiti ang puso, okay, ng Diyos sa buhay po ni Noah. Okay? Sabi nga ng Diyos, "Kinalulugdan ko ang taong ito, pinangingitin niya ako, magsisimula ako sa kanyang pamilya." So, yun o ang maaaring nasa puso at nasa isip po ng ating pong Diyos. Ano po? Kaya nga ho, ang Diyos ay muli nagbigay ng kanyang pabor doon kay Noe, ano po, dahil po si Noe ay nagbigay ng kasiyahan sa puso ng Diyos, napangiti niya ang Diyos. Kaya ho, iyon ho ang dahilan kung bakit buhay tayo ngayon, dahil po doon sa buhay po ni Noe, ano po, na kung saan si Noe ay kinalugdan ho ng Diyos o nabigyan ng kasiyahan ni Noe ang puso ng Diyos. Kaya ngayon sa ating po pag-aaral, ang tanong ho natin ay paano natin mapapangiti ang Diyos? So sa ating pong pagtatalakay ay meron po tayong limang tatalakayin. Una, sabi ito, mapapangiti natin ang Diyos kapag inibig natin siya ng higit sa lahat. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. So alam naman natin ang kwento, ano po, sa buhay po ni Noe, at siya po ay talagang nakita natin na talagang namuhay at lumakad po si Noe ayon ho sa kalooban ho ng Diyos.
Kaya kung ating pong babasahin ang Genesis chapter 6 verse 9, sabi doon, "These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God." So mayroon pong mga binabanggit na mga katangian na mayroon ho si Noah dito. Una, siya po ay isang taong matuwid. Okay? Tapos pangalawa, siya po ay perpektong tao sa panahon ng kanyang henerasyon. At isa pa binabanggit dito na si Noah ay lumakad kasama ng Diyos. Okay? Kaya sabi dito, kaya si Noe ay lumakad na kasama ang Diyos dahil mahal siya ng Diyos at mahal din niya ang Diyos. So, yun know, ang talagang katotohanan. Minahal at inibig ng Diyos si Noe, kaya ganoon din naman si Noe, mahal din po at minahal din po niya ang Diyos. Mga kapatid, sabi nga, mahal din tayo ng Diyos at ang kanyang pinakamimithi ay ang mahalin din natin siya. Yun ho talaga ang katotohanan. Ano po? Nagmimithi ang Diyos, okay? Nagnanas ang Diyos na mahalin natin siya upang siya po ay ating pong mapangiti. Mga kapatid, sabi nga, wala nang higit na importante sa buhay natin kaysa mahalin ang Diyos. Meron pa bang hihigit doon na pinakamahalaga sa atin? Sa palagay ko ay wala na. Iyon ang pinakapangunahin na pinakamahalaga sa ating buhay, ang mahalin po ang Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesus, "You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Then sabi sa verse 38, ng Matthew chapter 22 verse 38, "This is the greatest and most important commandment." No? Ito ang pinakadakila at pinakamahalagang utos, sabi ng Panginoon. Kaya sa ating buhay bilang Kristiyano o maging bilang tao, wala nang pinakamahalaga dapat sa atin kundi talagang ang mahalin ang ating Panginoon at sundin ang kanyang mga utos. Mga kapatid, napaka-importante po na para humapangiti natin ang Diyos sa ating pong buhay. Kaya kinakailangan po natin ibigin talaga siya ng higit sa lahat. Ano po? At ang pag-ibig na ito, kaya sabi ito, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Kapag ginawa natin iyon, doon ho masisiyahan ng Diyos at siya po ay mapapangiti po natin. Okay? Pangalawa, paano natin mapapangiti ang Diyos? Sabi ito, kapag tayo ay lubos na nagtitiwala sa Kanya. Ayan, no? Kapag tayo ay lubos na nagtitiwala sa Kanya. Si Noe ay lubos na nagtiwala sa Diyos na lumikha sa Kanya. Okay? So alam po naman natin na si Noe talaga ay, yun, inialay niya ang kanyang buhay. Talagang makikita natin na lubos siyang nagtitiwala ho sa Diyos. Kaya mababasa po natin sa Hebrews chapter 11, verse 7. Sabi roon, "By faith, Noah, when warned about things not yet seen, reverently prepared an ark to save his family. And by faith, he condemned the world and inherited the righteousness that comes by faith." So iyon ho, nakita po natin si Noah, ano po, nung siya po ay pinalalahanan tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nakikita. Ano po? So nagpamalas po siya ng pananampalataya. Okay? Pero ang una niyang ginawa, sabi nga, he reverently prepared an ark to save his family. Talagang magalang siyang naghanda ng arko para ho maligtas ang kanyang pamilya dahil po doon sa babala na ibinigay sa kanya patungkol sa mga bagay na mangyayari na kahit kailan ay hindi pa naranasan. At yan nga ho ay ang paglipol sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng baha. Kaya nga ho, maliban ho doon, sabi nga, dahil sa pananampalataya, sabi si Noah, sabi to, he condemned the world. Okay, kanya hong isinumpa ang mundo. Alam niyo kung bakit? Sa kadahilanan sa pagtingin ho sa pananaw ni Noah, ang mundong ito ay hindi lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. And dahil po sa pangyayari yon, sabi nga, he inherited the righteousness that comes by faith. So siya itinuring ng Diyos na isang taong matuwid nang dahil sa kanya hong pananampalataya. Okay? Kaya mga kapatid, napaka-importante ng pagtitiwala natin ho sa Diyos. Sabi nga, ang pagtitiwalang ito ang nagpangiti sa Diyos. Okay? Ang pagtitiwalang ipinamalas po ni
Noe, ito ay nagpangitiho sa Diyos. Kaya kung atin pong babalikan ang kwento, sabi nga, minsan isang araw ay pumunta si Yahweh kay Noe upang kausapin ito. Ayan, para makita po natin, maintindihan po natin ang kasaysayan, basahin po natin ang Genesis chapter 6 verse 13, pababa. Sabi nga doon, so God announced to Noah, I've decided to destroy every living thing on earth because it has become filled with violence due to them. Look, I'm about to annihilate them along with the earth. So make yourself an ark out of cedar, constructing compartments in it, and cover it inside and out with tar. This is verse 15. Sabi doon, make the ark like this, 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. Okay, verse 16, make a roof for the ark and finish the walls to within 1.5 feet from the top. Place the entrance in the side of the ark and build a lower, a middle, and an upper deck. This is verse 17, for my part, I'm about to flood the earth with water and destroy every living thing that breathes. Everything on earth will die. Okay, this is verse 18, however, I will establish my own covenant with you, and you are to enter the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives. You are to bring two of every living thing into the ark, so they may remain alive with you. They are to be male and female, from birds according to their species, from domestic animals according to their species, and from everything that crawls on the ground according to their species. Two of everything will come to you so they may remain alive. Then verse 21, sabi doon, for your part, take some of the edible food and store it away. These stores will be food for you and the animals. Then verse 22, sabi nga, Noah did all of this precisely as God had commanded. So nakita po natin dito, ano po ang kasaysayan na ipinalam ng Diyos kay Noe ang patungkol ho sa kanyang plano patungkol sa paglipol sa mundo o sa mga taong may buhay sa mundong ito at maging po sa mga hayop. Ano po? Dahil po doon ay binigyan ng Diyos ng pabor si Noe sa magitan po ng pagpapagawa ng arko na kanilang sasakyan sa panahon po ng baha. At yun ay pagpapakita ng Diyos ng kanyang kahabagan sa buhay po ni Noe at sa kanyang pamilya. Salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nabigyan ng kaluguran at kasiyahan sa pamagitan ng buhay po ni Noe. Nang dahil po doon ay na-preserve ang buhay ng tao at ng mga hayop, bagamat hindi naman lahat kundi ang nagtira ho ang Diyos ng mga may buhay upang mapanatili ang buhay sa mundong ito. Okay? Dito ay pinakita din po na si Noah, lahat po ng kanyang alat ng kanya narinig at iniutos ng Diyos sa kanya, ito ay kanyang ginawa, sinunod po niya ang lahat. Ngunit kung atin pong titingnan ang kasaysayan ng kwentong ito, sabi nga, may tatlong problema si Noe sa pinagagawa ng Diyos sa kanya. Una, sapagkat sabi, hindi pa nakakita si Noe ng ulan. So mula noon, nang nilikha ng Diyos ang tao sa panahon po ni Adan at saka ni Eva, ay hindi umulan hanggang sa panahon po ni Noe. Ano po? So ito kung atin pong titingnan, ito ay umabot ng 2,000 years o 2,000 taon ano po, at simula noon na hindi pa talaga umulan. Ang nagiging dahilan para humabuhay ang mga halaman ay walang iba kundi ang hamog lamang sa pagdating po ng gabi. Ano po, sila po yung bumubuhay sa mga halaman. Pero yung ulan ay hindi po nagaganap at nangyayari noon hanggang sa dumating po yung tagdang panahon sa panahon ni Noah na pinabagsak ng Diyos ang ulan para lipulin ang mga tao sa magitan po ng baha. Kaya problema nga ho yun ni Noah sapagkat hindi pa nga siya nakakita ng ulan. Siguro, nung sinabi ito ng Diyos sa kanya,
ay pwede ho siyang hindi maniwala sapagkat hindi pa nga siya nakakita ng ulan. Pangalawa, na kanya ho problema, sabi ito malayo ang bahay niya sa dagat at paano niya ito dadalhin doon. Kung gagawa mo siya ng arko o ng sasakyan, ano po, ayun ho ay gagawin niya doon sa bundok. Inapakalayo ho ng kanyang tahanan o ng kanyang paglalagyan ng barko o gagawa, kanyang lugar na paggagawaan ng barko doon sa dagat. Ang tanong ngayon ay papaano niya ito dadalhin sa dagat yung kanyang ginawang barko. So yun ay malaking problema nga ho. Ano po, saan ka nakakita ng gumagawa ng barko at doon sa tuktok ng bundok? Eh siyempre, papaano mo dadalhin sa dagat yan? Okay? Kaya ang problema nga ho yun para kay Noah. Pangatlo, ay sabi na ang iniisip niya, isang problema po niya, sabi ito, o paano niya titipunin ang mga hayop at paano niya aalagaan ang mga ito? Sa dami ho ng hayop at paano niya titipunin na hindi naman lahat ng hayop ay talagang kumikilala sa tao, sumusunod sa kanya, ano po, at sa dami ho ng klase ng hayop, paano niya ito gagawin? At kung halimbawa ay nariyan na, paano niya ito aalagaan kung sakali? So malaking problema nga ho yun para kay Noah. Ngunit, sabi rito, hindi nagreklamo si Noe at ito ang nagpangiti sa Diyos. Okay? Dahil sa kabila ng lahat na problema na yon, itong kagandahan po kay Noe, hindi siya nagreklamo bagkus ang lahat ay kanyang ginawa at sinunod ayon sa sinabi po ng Diyos at iyon nga ho ang nagpangiti sa puso ng Diyos. Kaya sa Hebrews chapter 11 verse 6 sabi doon, "Now without faith it is impossible to please God. For whoever comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who diligently search for Him." Ano po? Sabi doon, kung wala hong pananampalataya, imposibleng matuwa, imposibleng malugod, imposibleng mapangiti ho ang Diyos. Diba? Kaya importante yung pananampalataya. Kaya nga ho yung ang definition po ng pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita. So hindi pa nakakita ng ulan si Noah. Yung kanyang lahat ng mga pinapagawa sa kanya ng Diyos ay hindi pa kailanman nangyari. Pero dahil siya po ay nananampalataya sa mga bagay na hindi pa niya nakikita, dahil doon nalugod ang Diyos sa kanya. Okay? Kaya si Noe muli ay hindi po nagreklamo. Kaya sabi ito, ang hindi pagreklamo sa Diyos ay pagpapakita ng iyong pagtitiwala ho sa Kanya. Kaya mga kapatid, iyon ho din ang gusto ng Diyos sa atin. Sana ay kung ano sinasabi ng Diyos para sa atin, dapat sundin lang. Wala hong pagreklamo. Kasi kapag tayo po ay hindi nagreklamo, ibig sabihin nagtitiwala ho talaga tayo sa Kanya. Pero kapag nagreklamo tayo, ibig sabihin lamang po noon, wala tayong tiwala ho sa Diyos. Kaya ang Diyos ay mapapangiti po natin kapag tayo po ay lubos na nagtitiwala sa Kanya. Okay, yun ang pangalawa. Pangatlo, paano natin mapapangiti ang Diyos? Sabi ito, kapag tayo ay sumusunod sa Kanya ng buong puso. Yan, kapag tayo ay sumusunod sa Kanya ng buong puso. Sabi nga, hindi magagawa ni Noe sa sariling kakayanan lamang na mapangalagaan ang mga hayop maliban na sundin ang utos ng Diyos. Yun ang katotohanan. O hindi ho madali na mag-alaga ho ng iba't ibang klase ng hayop, iba't iba ho ang ugali, iba't iba ho ang laki. Ano po, kung ito ho ay sa pamamagitan po ng ating pong sariling kakayanan lamang. Ngunit nang dahil po sa pagsunod ni Noe sa ipinag-uutos ng Diyos, ano po, ay nagawa niya ang lahat ng iyon dahil po sa kanyang pagsunod. Okay? Sabi nga, si Noe ay binigyan ng Diyos ng detalyadong mga utos tungkol sa laki, hugis at materyales ng daong. Ano po, ibinigay sa kanya ng Diyos at anong ginawa ni Noe? Sinunod lang po niya iyon ng buong puso. Okay? Wala ho siyang pagreklamo, bagos ang lahat ay kanya hong sinunod. Kaya sabi nga sa Genesis chapter 6 verse 14, "So make yourself an ark out of cedar, constructing compartment in it and cover it inside and out with tar." So, yun ay sinabi ng Diyos sa kanya at yun ay sinunod lamang po ni Noe. Sa verse 15, sabi ito, "Make the ark like this, 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high." So, yun ang sukat ng pinapagawahan ng Diyos sa kanya. At yung lahat ng iyon ay ginawa ho ni
No way. Okay, so verse 16, sabi doon, make a roof for the ark and finish the walls to within 1.5 feet from the top. Place the entrance in the side of the ark and build a lower, a middle, and an upper deck. No? So, lahat ng pinapagawa sa kanya ng Diyos ay sinunod lamang po yun ni Noe. Kaya sabi ito, ang tugon ni Noe doon sa pinag-utos ng Diyos ay sumunod sa lahat ng utos. Yan. Yun ang tugon ni Noe. Sumunod lang siya sa pinag-utos ng Diyos sa kanya. Hindi siya nagreklamo. Kaya sabi sa verse 22 ng chapter 6, sabi ito, Noah did all of this precisely as God had commanded. No? Talagang kung ano yung iniutos ng Diyos, iyon ho ang kanya hong ginawa. Hindi niya pinasobraan yung sukat, hindi niya pinaiksiyan yung sukat. No? Lahat ng pinag-utos ng Diyos, sabi nga, talagang sinunod niya ng eksakto. Okay? Kaya nang dahil doon ay natuwa, nalugod sa kanyang Diyos. Kaya sabi sa Hebrews chapter 11 verse 7, once again, by faith Noah, when warned about things not yet seen, reverently prepared an ark to save his family. Di ba? Yun ang sinasabi po doon, na talagang inihanda talaga ni Noah yung arko na yon para humaligtas ang kanyang pamilya. At sabi pa rito, and by faith he condemned the world and inherited the righteousness that comes by faith. Okay? Kaya napaka-importante nung pagsunod na ginawa ho ni Noah. Kaya ganun din po dapat sa atin. Mga kapatid, sabi nga, ang pagpapaliban sa pagsunod ay pagsuway. Kung si Noah halimbawa ay nagreklamo at hindi niya ginawa yung pinasagawa sa kanya ng Panginoon o kaya nagpabukas-bukas po siya, ang hindi pagsunod sa utos, ito daw ho ay pagsuway sa harapan po ng Diyos. Kaya mga kapatid, sabi nga, maraming mga utos sa Biblia na kailangan mong sundin muna bago mo ito maunawaan. Siguro si Noah, maaring nagtatalo din po sa kanyang kaisipan o sa kanyang puso ang mga pinagagawa sa kanya ng Diyos sapagkat para bagang mga imposible ang lahat. Ano po? Pero hindi niya maunawaan ang lahat. Pero gayunpaman ay dahil sa sinabi ng Diyos, ito ay kailangan niyang sundin. At pag natapos na sa kalangho niya, ito maunawaan. So mga ganun ho ang minsan ang nangyayari sa atin. Marami daw po mga utos sa Biblia na kung minsan ay hindi ho natin maintindihan. Pero kapag nangyari na at nasunod na natin, doon lang ho natin ito nauunawaan. Kaya sabi ito, kaya tayo ay kailangang sumunod sa Diyos dahil alam naman natin na ang pagsunod sa Kanya ay para sa ating kabutihan. Okay, tandaan natin mabuti, wala hong pinapagawa ho sa atin ng Diyos na para sa ating kapahamakan o para sa ating para sa ikasasama ho natin. Lahat ng pinapagawa ng Diyos sa atin ay para sa ating kabutihan. Kaya kailangan lamang natin sumunod. Kaya sabi ito, ang ating pagsunod sa Diyos at sa Kanyang mga utos dapat ay bunsod ng ating pagmamahal sa Kanya. Kaya iyon ay pagpapakita rin po ng ating pong tunay na pagmamahal sa Diyos na kapag sinunod po natin siya, ibig sabihin po noon, mahal po natin siya. Diba? Kapag sinuway natin ng Diyos, ibig sabihin po noon ay hindi po natin siya mahal. Kaya ang sabi sa John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Okay? Kung talagang mahal natin ng Diyos, anumang utos niya para sa atin ay kailangan nating sundin. Amen ba yun? So, mahalin natin ang Panginoon dahil sa ating pagmamahal na yon ay dapat sundin natin ang Diyos ng buong puso. Okay? Upang mapangiti po natin ang Diyos. Pang-apat sa ating pag-aaral, paano natin mapapangiti ang Diyos? Sabi nito, kapag patuloy natin siyang pinupuri at pinasasalamatan. Okay? Kapag patuloy natin siyang pinupuri at pinasasalamatan. Si Noe ay nagpakita ng buhay na punong-puno ng papuri at pasasalamat. Di ba? Yun ho talaga ang puso ni Noe. Ano po? Punong-puno ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Kaya kung atin pong titingnan at babasahin ang Genesis chapter 8 verse 20, bunga ng laman ng puso ni Noe, ano po? Ito ho ang kanyang ginawa. Sabi ito, then Noah built an altar to the Lord and offered burnt offerings on it from every clean animal and every clean bird. Okay? So ano po ginawa ni Noah? Siya po ay nagtayo daw po ng altar at naghandog siya sa Diyos bilang papuri at pasasalamat po sa Diyos. Ano po?
kaya nga kung ating pong titingnan dahil sa ginawa po ni Noah, yung kanyang paghahandog na ito, ito ay pagpapakita niya ng pagpupuri niya sa Diyos at pasasalamat niya sa Diyos. Kaya sabi ito, ito yung na kanyang ginawang ito, ito ay kinalugdan ng Diyos at nagpangiti sa kanya. No? Nagpangiti ho sa puso ng Diyos. Kaya paano natin halaman? Sabi nga sa verse 21, sabi ito, when the Lord smelled the pleasing aroma, He told Himself, I will never again curse the land because of human beings. Even though human inclinations remain evil from youth, nor will I destroy every living being ever again as I've done. Okay? So dito nangako ang Diyos. Sabi ito, when the Lord smelled the pleasing aroma, okay? Nangako ang Diyos sa kanyang sarili na hindi na niya muling susumpain ang lupa at hindi na niya muli na sisirain ho ang mundong ito o gugunawin ang mundo sa magitan ho ng ba. Well, mga kapatid, ito ho ay pagpapakita na ang Diyos ay nalugod sa ginawa ho ni Noe dahil po sa si Noe ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos. Okay? So, ganun din po tayo, mga kapatid. Kapag tayo po ay nagpuri at nagpasalamat sa ating Panginoon, ang Diyos ay mabibigyan din po natin ng kasiyahan at siya po ay mapapangiti ho natin. Kaya nga ho, sa ating panahon, sabi nga, hindi na handog ng hayop tulad noon ang ating ibibigay sa Diyos ngayon. Kundi ano? Una, sabi ito, tayo ay maghahandog ng papuri sa Diyos. So, iyon na ho ang kinalulugod ng Diyos sa atin, yung handog ng papuri para ho sa Kanya. Kaya sabi nga sa Hebrews chapter 13, verse 15, therefore, through Him, let us always bring God a sacrifice of praise, that is the fruit of our lips that confess His name. No? Yun ang inihingi ng Diyos sa atin, yung pagpupuri o sacrifice of praise. Ano po? Handog ng papuri para ho sa Kanya, bunga ng ating pong mga labi. No? Okay? Pangalawa, tayo ay maghahandog ng pasasalamat sa Diyos. Iyon ang hinihingi ng Panginoon sa atin ngayon. Handog ng pasasalamat. Kaya sabi sa Psalms 116 verse 17, I will bring you a thanksgiving offering and call on the name of the Lord. Okay, yun ang sabi po ng salmista. Magbibigay siya ng pasasalamat sa Diyos. Mga kapatid, sabi nga, pinupuri natin ang Diyos dahil sa siya ay Diyos at pinasasalamatan natin siya dahil sa kanyang mga ginawa. So, karapatan lamang ng Diyos na siya'y tumanggap ng papuri at pagsamba mula ho sa atin at kaya rin po natin siya pinasasalamatan dahil sa kanyang kabutihan. Ang Diyos ay may ginawa ho sa ating buhay. Iniligtas tayo, pinagpala ho tayo, binigyan tayo ng buhay, anuman at napakarami pa ng kanyang ginawa sa ating pong buhay. So, nararapat lamang na dapat siya ay ating pasalamatan. Kaya nga sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So sa lahat ng bagay, dapat daw po ay pasalamatan ang Diyos sapagkat iyon ang kanyang kalooban para sa atin. Well, mga kapatid, sabi nga, ang Diyos ay nasisiyahan sa ating pagsamba at nasisiyahan din tayo kapag nasiyahan ang Diyos. Okay? Tandaan natin mabuti yan, no? Kaya bigyan natin ng kasiyahan talaga ang Diyos upang siya ay masiyahan. At kapag nasiyahan siya, dapat masiyahan din po tayo. Sabi nga, nasisiyahan ng Diyos kapag patuloy tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag ko tayong tumigil sa pagpupuri sa Diyos. Huwag tayong tumigil sa pagpapasalamat sa Kanya. Ibigay natin sa Diyos ang bagay na mapagpapangiti talaga sa Kanya. Okay? Panglima sa ating pag-aaral, paano natin mapapangiti ang Diyos? Sabi ito, kapag ginamit natin ang ating mga kakayanan. Okay? Sabi nga, ibinigay ng Diyos ang mga tagubiling ito kay Noe. Yan, balik ko tayo sa kay Noe. Ano po? Genesis chapter 9 verse 1, sabi doon, God blessed Noah and his sons and ordered them, be productive, multiply, and fill the earth. All the living creatures of the earth will be filled with fear and terror of you from now on, including all the birds of the sky, everything that crawls on the ground, and all the fish of the ocean, they've been assigned to live under your dominion.
Then sa verse 3, sabi ito, every living, moving creature will be food for you, just as I gave you green plants before, so now you have everything. Okay? So dito ay pinapakita ng Diyos na binigyan ho ng responsibilidad itong si Noah, ano po, pagkatapos po na ipagkatiwala sa kanya ang buong mundong ito. So, alam po ng Diyos na si Noah ay mayroon pong kakayanan. Ito ay pagsasabi rin po, ano po, na hindi lamang si Noah, kundi lahat ng tao na nilikhaw ng Diyos ay mayroong kanya-kanya ho tayong kakayanan. Yung kakayanan na iyon ay nilagay sa atin ng Diyos ay upang magamit natin para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Kaya pag ginamit natin ang kakayanan iyon para ho sa kanya at ayon sa pagkalikha niya sa atin, sabi nga, ang Diyos ay masisihan at malulugod sa atin at mapapangiti natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, sabi nga, hindi lamang sa mga spiritual na aktibidad nasisiyahan ang Diyos tulad ng pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagsamba, at iba pa. Po, hindi lamang sa mga spiritual na aktibidad. Siya rin po ay nasisiyahan sa panunood sa bawat detalye ng ating pong buhay. So, maging po sa bawat detalye po ng ating buhay, parang magulang, ano po, na pag nakita niya ho yung anak niya na umingiti, nakita yung anak niya natutulog, pinagmamasdan niya, siya itong tuwa, nasisihan po siya na makita yung kanila pong anak. Okay? Kaya ganoon din ang Diyos sa atin. Siya ay nasisihan, natutuwa, napagmasdan po tayo. Sabi nga, kahit ikaw ay nagtatrabaho, kahit ikaw ay naglalaro, kahit ikaw ay nagpapahinga, kahit ikaw ay kumakain, at kung ano man ang iyong ginagawa, ang Diyos ay nakamasid sa iyo at siya ay nasisiyahan sa iyo. So mga kapatid, iyon ho talaga ang katotohanan. Kaya dapat tayo ay gumawa para ho mabigyan ng kasiyahan ang Diyos. Sa Psalms 37 verse 23, sabi nga, a man's steps are established by the Lord, and the Lord delights in His way. Okay, ang Diyos ay natutuwa sa at nasisiyahan doon sa kanya ho mga lakad o kanya mga ginagawa. Okay? Mga kapatid, sabi nga, lahat ng aktibidad ay pwedeng gawin para sa ikalulugod ng Diyos. So, lahat ng ating activities, ano po, lahat ng ating ginagawa, gawin natin ito para sa ikalulugod ng Diyos. Sabi nga, ito, lahat ng aktibidad ay pwedeng gawin para sa ikalulugod ng Diyos. Kaya kailangan gawin ito na may damdaming pagpupuri sa Kanya. Okay? Kailangan gawin ang lahat ng mga activities natin, lahat ng ating ginagawa, na mayroon pong damdaming pagpupuri sa Diyos para matuwa at malugod po ang ating pong Panginoon. Kaya importante po na ang Diyos ay mabigyan natin ng kasiyahan, mapangiti natin ang puso ng Diyos. Sa ating pagtatapos, sabi nga, natutuwa ang Diyos na pagmasdan ka habang ikaw ay nabubuhay. Mga kapatid, tandaan natin mabuti, ang Diyos ay natutuwa sa atin, lalo-lalo na kapag ang ating mga ginagawa ay ayon sa pagkalikha niya sa atin. Okay? Sabi nga, lalo siyang natutuwa kapag ikaw ay nabubuhay ayon sa pagkalikha niya sa iyo. Yan. Kung paano ka nilikha ng Diyos, tapos nabubuhay ka doon ayon sa kanyahong pagkalikha sa iyo, ibig sabihin ayon sa kanyahong layunin, lalo siyang nasisiyahan sa iyo. Okay? Kaya mga kapatid, mula ngayon, sabi nga, dapat ang tanong natin ay hindi kung paano tayo masisiyahan sa buhay, kundi kung paano natin mapapangiti ang Diyos. Yun ho ang dapat na tanong. Paano ba mapapangiti ang Diyos o paano ba siya mabibigyan ng kasiyahan at kaluguran sa ating pong buhay? Mga kapatid, isa lang naman ang sagot at yun ho ay mabuhay tayo ayon sa pagkalikha ng Diyos sa atin o mabuhay tayo ayon sa kanyahong layunin para ho sa atin, para masyahan at malugod po ang ating Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita na ating po na pagbulay-bulayan at napag-aralan sa gabi ito, sana ay mabigyan natin ng ngiti ang puso ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka o Diyos sa aming Ama, sambahin ng iyong dakilang pangalan. Luwalatiin ka, dakilang Diyos sa aming Ama. Salamat sa inyong mga salita na siyang patuloy na nagpapaalala sa amin na kami bilang inyong pong mga anak ay dapat magbigay po kami ng kasiyahan at kaluguran sa inyo
po, Panginoon naming Ama, at mapangiti po namin kayo. Salamat sa inyong lingkod na si Noe na siyang naging tampok namin sa pag-aaral ngayon. At sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin na nawa ay may matutunan po kami doon sa buhay po ni Noe. At kami, O Diyos, ay patuloy at lubos na magtiwala sa inyo at magbigay ng kasiyahan, kaluguran sa inyong dakilang pangalan. Salamat po. Pagpalaan niyo ang iyong mga salita sa iyong mga puso. Sa pangalan ni Jesus, ito pangamin sa amat dalangin. Amen and amen. Sa ating pong pagpapatuloy, yamang ngayon po ay araw po ng Biyernes at mayroon po tayong sama-samang pananalangin. Kaya ngayon po ay tayo po ay dadako sa ating pong sama-samang pananalangin. Patuloy natin ipanalangin ang ating pong bansa. Ipanalangin din po natin ang ating pong mga ang ating pong iglesia na kinabibilangan, ang Jesus the Giver of Life, particularly ang JGL San Pedro. Patuloy din po natin ipanalangin ang ating personal concern. Okay? At kung tayo po ay mayroong mga prayer request, ay sama na lamang po natin at idulog natin ito sa ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, sa aming Ama, sambahin po ang inakilang pangalan sa oras na ito. Kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa taglay naming buhay at lakas at patnubay, gabay at pag-iingat mo sa amin, aming Ama. Salamat sa iyong biyaya, grasya at mga pagpapala, sa iyong kabutihan, katapatan at pag-ibig sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat din po maging sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at kalinisan sa lahat ng aming karumihan. Salamat din po, Diyos, maging po sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan at maging po sa kalayaan na kami po'y malayang makalapit makadulog sa trono ng iyong biyaya. Ang lahat ng ito ay dahil sa Panginoon Jesucristo na siya nag-alay ng kanyang buhay para po sa amin. Kaya salamat po aming Ama muli sa oras na ito, sa aming pagdulog, patuloy nawa ninyo kayong pagharian. Ang aming mga puso ay naway magbigay ng kasiyahan at kaluguran sa inakilang pangalan. Dinggin niyo po lamang nawa ang aming pong mga panalangin at ang aming pong mga karaingan. Dakilang Diyos muli sa gabing ito, sa aming pong pananalangin, nais po namin idalangin sa inyo aming Ama, unang-una, ang aming pong bayang ito. Patuloy po ninyong abutin, kalingain at tulungan at pagpalain, O Diyos, sa aming Ama. Hayaan mo, Diyos, na kayo pong maghari sa puso at buhay ng aming pong mga pinuno ng bayan, lalo-lalo na, Panginoon, ang aming pong presidente na siya pong nangunguna at namumuno, Panginoon, sa aming pong bayang Pilipinas. Dalain po namin ang pagbibigay mo po sa kanya ng wisdom, knowledge, Panginoon naming Ama, upang lalo niya mapangunahan ang bansang ito at maakay tungo po sa tama, tungo po sa katuwiran din po at kabanalan. Dalangin din po namin sa inyo, Diyos, aming Ama, ang kanyang kalusugan. Bigyan mo siya ng malakas at malusog na pangatawan at malusog na kaisipan, Panginoon aming Ama, upang lalo pa niyang mapangunahan at mapagpasyahan ng tama at maayos, Panginoon, ng aming pong bayan. Lord, dalangin ko rin po sa inyo, maging po ang kanya pong mga katuwang sa panunungkulan sa aming pong bayan, lalong-lalo pa inoon ang kanya pong Vice President, ang mga Cabinet Members, O God, ang mga Senators, ang mga Congressmen, O God, silang lahat ng nasa National Government, patuloy mo silang abutin, kalingain, tulungan at pagpalain, O Diyos, ang kanilang mga buhay. Pangunahan niyo po, O Diyos, sa mga kanila pong mga desisyon sa buhay, sa pagpapatakbo po ng bayang ito, Panginoon naming Ama. Bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, nagmamula sa inyo. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pangunguna mo sa kanila pong mga buhay at paghahari mo sa kanilang mga puso, Panginoon naming Ama, upang lahat ng kanilang mga ginagawa, lahat ng kanilang mga desisyon ay naayon lamang nawa sa inyong kalooban at para sa kapakanan ng aming pong bayan. Ayan. Salamat po, Diyos, sa buhay po ng aming po mga pinuno ng bayang ito. Ganyan din po, Diyos, dalangin po namin sila po ng mga nasa local government, tulad ng mga mayors, barangay captains, councilors, kagawads, lahat, Panginoon naming Ama, ng mga ahensya sa local government. Patuloy po namin din dudulog sila sa inyo, Diyos, aming Ama. Pagpalain niyo po, Diyos, ang aming pong bayang ito. Tulungan niyo po, Diyos, aming Ama, na mapangunahan at mapangmalaan pa rin po nila ang aming pong mga syudad at mga barangay. Lord, dalangin po namin ng pagbibigay po rin sa kanila ng wisdom and knowledge, O God. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos, ang kanila pong buhay at ang kanila pong mga ginagawa para nawa sa inyong kapurihan at kaluwalhatian at karangalan pa rin po, Panginoon, at para rin po sa ikasusulong ng aming pong bayan. Salamat po. Dalahin po namin, O Diyos, maging po ang bansang ito na patuloy po ninyong ingatan, O Diyos, aming Ama. Tulungan po na magtagumpay sa mga problema at mga pagsubok na kinakaharap, Panginoon, aming Ama. Haya mo, Diyos, na ang iyong pong pangalan lamang siyang palagi pong maitaas, maluwalhati at maparangalanawa sa bansang Pilipinas.
Salamat po dakilang Diyos. Dalangin po namin sa inyo ang bawat pamilya ng ang bansang Pilipinas, O God. Patuloy po namin dalangin na naway magkaroon ng maayos na pamilya, Panginoon naming Ama. Ano mga problema, mga pagsubok na kinasasangkutan at kinakaharap, Panginoon, ng bawat Pilipino, Panginoon naming Ama, lalo na sa larangan ng pamilya, ay tulungan niyo po na magkaroon po ito ng kaayusan, kalutasan, Panginoon naming Ama. Pagpalain niyo po, Diyos, ang bawat pamilya sapagkat ang bayan ay magiging maganda at mabuti kapag ang pamilya ay maayos din po, Panginoon naming Ama. Salamat po at ligit sa lahat. Aming pong dalangin ang bawat Pilipino, o Diyos, ay magkaroon ng tunay na pagkatakot sa inyo at pagsunod, Panginoon, sa batas ng Republika ng Pilipinas, O God. Ang bawat Pilipino ay magkaroon, Panginoon naming Ama, ng pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan. Sumunod sa mga ipinag-uutos ng iyong pong mga salita, sumunod, Panginoon, sa batas ng aming pong bansang ito. Salamat po, Diyos, sa aming Ama, sapagkat alam po namin na wala naman pong imposible sa inyo. Dalangin po namin sa inyo, Diyos, sa aming Ama, na nawa patuloy po ninyong kalingain, tulungan, o Diyos, ang aming pong mga kababayan, lalong-lalo na sila, Panginoon, na may mga sakit, mga problema, Panginoon, aming Ama, may mga pagsubok sa buhay, may mga sakit at karamdaman, na nawa ipagalingin niyo po, o Diyos, sa aming Ama. Salamat din po at higit sa lahat ang aming pong panalangin ay ang kaligtasan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga mahal namin sa buhay. Salamat po, Diyos, sa inyong patuloy na patnubay gabay at pag-iingat, Panginoon, sa buhay ng bawat Pilipino, lalo-lalo, Panginoon, sila po may mga sakit at karamdaman na sa mga hospital, O God, may mga problema, Panginoon, naming Ama, na mga apektado ng COVID-19. Lord, we continue to pray, Father God, na nawa ipuin niyo kanilang mga puso, pagalingin niyo po, Diyos, sa kanilang physical na katawan at makarecover po sila, Panginoon, naming Ama. Dalain din po namin, O Diyos, maging po ang aming po mga frontliners, patuloy mo silang ingatan at pagpalain din po ang kanilang mabuhay, magkaroon sila ng tunay na passion, O God, para gawin ang kanila po mga tungkulin para sa kapakanan ng aming po mga kababayan. Dalain din po namin, O Diyos, sa aming Ama, yung vaccine na pinag-uusapan, Panginoon naming Ama, dalain po namin ito nawa ay maganap at mangyari, O Diyos, na ayon po sa inyong kalooban, kung ito po, O Diyos, aming Ama, ay maayos at tama para po sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, Panginoon aming Ama, nawa ito pa'y ma-implement ng tama at maayos din po, O Diyos, aming Ama. Salamat po sa pinagkakatiwala po namin sa inyo, ang mga kaganapan, Panginoon, sa aming bansa at maging po sa aming pong mundo. Kayo po higit na kakaalam, kayo po higit na kakabatid, Panginoon aming Ama, kaya patuloy lamang kami na magtitiwala ho sa inyo at na patuloy kayong Panginoon naming Ama mananangan sa inyong pong mga pangako na kung anuman, Panginoon, ang inyong nais at ibig, Panginoon, para sa ikasusulong, Panginoon, ng inyong pong plano, Panginoon, sa mundong ito. Lord, kami po nawa ay sumang-ayon doon sa plano mo, Panginoon naming Ama, at ang kalooban mo siyang nawa ang laging maganap at mangyari po sa buhay po ng bawat isa, lalo-lalo, Panginoon, sa kaganapan sa mundong ito. Panginoon, salamat po sa inyo. Lagi po nawa ninyong pagpalain at ingatan ang inyong pong mga anak. Dalhin po namin, Panginoon, maging po ang kabuuan, Panginoon, naming Ama, ng Body of Christ, patuloy mong pagpalain at ingatan, tulungan, na maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa inyo, lalo-lalo, Panginoon, habang kami po ay naghihintay sa inyong muling pagparito. Pagpalain niyo po, Diyos, aming Ama, ang buhay ng inyong pong mga anak. Ganyan po ang aming pong iglesia na kinabibilangan, ang Jesus the Giver of Life Christian Church. Patuloy mo itong pagpalain, O Diyos, aming Ama, sa panguna po ng head pastor, na si Pastor Tino. Patuloy mo siyang pagpalain, bigyan ng sapat na kalakasan, kalusugan sa kanyang physical na katawan at katalinuhan sa pamumuno, Panginoon, sa iglesia ng Jesus the Giver of Life. Dalangin ko rin po sa inyo, Diyos, aming Ama, maging po ang lahat ng mga local pastors, lahat ng mga Board of Trustees, O God, lahat ng mga elders, lahat ng mga workers, lahat ng mga members, O God, ng JJL, O God, patuloy mo itong pagpalain ng buhay ng bawat isa at patuloy po ninyong tulungan na maitaguyod po ang iglesia ng Jesus the Giver of Life. Dalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, maging po ang aming pong church na kinabibilangan, ang Jesus the Giver of Life San Pedro. Patuloy mo itong pagpalain, O Diyos, sa panguna po ninyong lingkod na ito, kasama po ng mga elders, kasama po ng mga workers, at kasama po ng mga members, O God. Magkaisa po kami at magkatulungan, Panginoon, at maituguyod, Panginoon, na inyo pong iglesia. Salamat sa mga provisions mo, salamat sa mga pagpapala mo, patuloy mo pinagkakaloob, Panginoon, sa buhay po ng inyo pong mga anak. Patuloy po ninyong pagpalain, O Diyos, ang inyo pong mga anak, ang may mga trabaho, ingatan niyo at pagpalain, at may mga negosyo, Panginoon, naming Ama, lalo pa ninyong pagpalain, at pagkalooban, Panginoon, mas marami pang mga customers. Salamat po, Diyos, sa generosity ng inyo pong mga anak para po sa inyong gawain. Patuloy po ninyong buksan ng langit
at durungawan ng langit o Diyos aming Ama upang ibuo sa mga biyaya at mga pagpapala para sa inyo pong mga anak na tapat sa kanila pong mga pagtulong, Panginoon, para sa kapahanan ng inyo pong gawain. Salamat po, Diyos. Pagpalain nyo rin po, Panginoon, aming Ama, maging po ang aming pong mga kapatiran na mayroon pong mga pangangailangan, maging ito man ay sa financial, maging ito man sa physical, Panginoon, aming Ama, at anumang pangangailangan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, we pray na kayo po, Diyos, ang siyang umabot at kumalinga at dakilang Diyos sa aming Ama. Pagpalain nyo rin po, Diyos, ang aming pong mga mahal sa buhay, lalong-lalo sila na hindi pa nakakilala sa inyo. Dalain po namin ang inyo pong paglilig tas para po sa kanila. Salamat po, Diyos, sa aming mga pagpalaan nyo rin po, maging po ang aming pong mga personal na mga pangailangan, o Diyos, sa aming mga personal concern, o God. Salamat po, Diyos, sa pagtugon nyo po sa buhay ng bawat anak mo, Panginoon, naming Ama. At kung ano mga, Panginoon, mga pre-request ng bawat isa, kayo po higit na nakabatid, nakakaalam, Panginoon, naming Ama, kaya patuloy po namin dinudulog ito sa inyo, hindi man nabanggit, Panginoon, naming Ama, ngunit kayo po higit na nakakaalam, kaya dalahin po namin ang makapangyariang pagkilos, marin po ninyo, Panginoon, naming Ama, ang iyong kahabagan at kaawaan ay patuloy pa rin po maranasan ng inyo pong mga anak. Sa oras na ito, Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat at inaanggit po namin ang kasagutan at katugunan ng lahat ng aming mga panalangin ay dinulog sa inyo. Salamat, Panginoon, at sa inyo lamang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samod na langin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa ating lahat.